Nanindigan ng Philippine Coast Guard na panghahawakan nila ang international law sa pagpapatuloy ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulhensio. Elaine, ano ang mga naging pahayag ng PCG pagkatapos nitong pangaharas nga ng China? Jess, hindi raw titigil ang Philippine Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin Shoal kahit pag gaano karaming Chinese vessels ang nakabantay roon. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 38 Chinese vessels ang nasa Ayungin Shoal. Kabilang na rito ang mga barko ng China Coast Guard, Chinese Navy at Chinese Maritime Militia. Sa 38 ito, 11 ang aktibong bumuntot sa mga barko ng Pilipinas sa pinakahuling resupply mission kahapon. Iginiit naman ng PCG na hindi unang beses na pinadala ang BRP Melchor Aquino sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang BRP Melchor Aquino ang isa sa pinakamalalaking barko ng Pilipinas. Nanindigan din ng PCG na patuloy nitong itataguyod ang international law sa pagsasagawa ng resupply missions. Narito ang pahayag ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan at PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. This is not the first time that we sent 97-meter ship in the area. Doon talaga assigned it. It is routine, but as what we have said, the support to the RORE mission of the AFP is a routine activity for us. It's not something, you know, unusual. For this, for the previous water cannoning incident that they did, we just have to make sure that our personnel and our vessel will not be affected, and we have to make sure that no harm will be done to our personnel. So it's either we're just going to move away from them and to protect our personnel and to make sure that we're not going to be, how would you say it, be triggered to escalate the tension. Jess, ayon sa Philippine Coast Guard, naghain na rin ng panibagong diplomatic protest sa Pilipinas laban sa China. At aalamin pa natin ang karagdagang detalye dyan mula sa AFP. Jess? Nag-uulat mula sa Mandaluyong. Maraming salamat, Elaine Fulhensio. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.